Walang sinanto ang epekto ng lockdowns nang dahil sa pandemya. Kasama sa mga nawalan ng trabaho ay si Marion na nagtatrabaho sa isang coffee shop sa Saudi Arabia. Sobrang pagtitiis. Malampasan lang yung pandemya yun kasi wala kang income. Nagbibigay naman ng client mo sa'yo ng pangkain. Pangkain lang, pero yung sahod mo the whole month, wala kaming nare-receive. Makauuwi na sana si Marion, pero isang pagkakamali ang mapasama siya sa listahan ng mga tumakas sa trabaho. Dahil dito, hindi siya makakauwi kung hindi ito maayos. Kinasuhan ako ng runaway ng agency ko. So nagulat ako, bakit ako kinasuhan ng runaway? Eh nasa custody ako ng agency ko. Ang sabi sa akin ng Saudi National doon sa office, by mistake, napasama ang list ng pangalan ko sa mga list ng runaway nila. Kasi once na nasita ka ng police, ng Saudi police doon, at nakitang hurub ka o runaway, i-deport ka nila, ikukulong ka nila. Mas lalong nalugmok si Marion nang malaman niyang nagkasakit at namatay sa COVID-19 ang kanyang tatay. Ang hirap. May times na hindi ako makakain. Yung mother ko, iyak ng iyak. Sabi ko, kailan ka uuwi? Sabi ko, ang hirap-hirap. Sabi ko, paano kung malalampasan lahat ng to? Naisin mang makauwi ka agad ni Marion ay hindi niya ito magagawa hanggang magkaroon siya ng clearance. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naging tulong sa kanya ang mga videos ng Tanglaw sa CBN Asia. Naging kasama ko at nagbibigay sa akin ng advice sa mga nangyayari sa buhay ko doon. Alam mo ba na gumawa na ng hakbang ang Diyos para maging malapit sa'yo? Oo, sa'yo at sa lahat ng tao. Dasal lang na matatapos din ang lahat. Na may awa ang Diyos kasi malalampas naman ito lahat ng pagsubok natin. Kaya that time din, 500 pesos to 1,000 pesos, dinodonate ko yun sa 700 Club Asia. Bukod pa sa pagbabasa ng salita ng Diyos, madalas makausap online ni Marion ang CBN Prayer Center Counselor. Sila yung tumulong sa akin. Talagang hindi ako pinabayaan na ang Lord gumagawa ng paraan para matulungan ka. Meron silang mga taong ipapadala sa'yo para i-guide ka sa mga nangyayari sa'yo. Nagkaroon ng kaunting liwanag si Marion nang mabigyan siya ng clearance upang makauwi sa Pilipinas. Pero naantala ito nang magpositibo siya sa COVID-19. Kaya inisip ko, ano ba nangyayari, Lord? Makakaalis pa ba ako? Kaya sinare ko yun, tinawagan ko yung 700 Club Asia. That night, nag-pray sila, tumawag sa akin. Pag-pray niyo naman po kami na mag-negative kami sa PCR test sa si Hattie. Sa muling pag-swab test sa kanya, nag-negative na po kami sa COVID result. Ayun, hanggang sa nakaalis na po kami dun sa quarantine area. Hanggang sa pagsakay ng aeroplano, sabi ko, Lord, thank you, naka-uwi na ako. Pa-uwi na talaga ako, Lord. Salamat sa'yo, di mo ko pinabayaan. Sa pagsisimula muli ni Marion, baon niya ang aral na natutunan na manampalataya sa Panginoong Jesus. Pag ang Diyos ang kumilos at ituon mo ang paningin mo sa Panginoon, it's a miracle, tutulungan ka bigla na hindi kayo ipaliwanag ng tao, ay naayos na palang problema mo, bakit naayos? Yun ang mga sitwasyon na hindi kayo ipaliwanag ng tao na sinosolusyon na ng Diyos.